Tatlong bagay na magagawa mo kapag nakaramdam ka na sobrang sakit. Una, umiyak ka lang. Hayaan mo tumulo ang iyong mga luha. Kilalanin kung ano pa talaga ang iyong nararamdaman at huwag masyadong pahirapan ang iyong sarili. Okay lang umiyak. Ibig sabihin yan, ikaw ay tao at ang sakit ay bahagi ng ating buhay. Huwag baliwalain ang iyong emosyon. Kung hindi mo na kayang dalhin, pakawalan mo na ang lahat. Ang iyong mga luha ay biyaya mula sa Diyos at maaari itong hugasan ang lahat ng sakit sa iyong loob na mayroon ka. Pangalawa, makipag-usap sa Diyos. Huwag basta-basta umasa sa ibang tao. Lumapit ka sa Kanya. Siya ang unang karamay mo. Sabihin sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin at hinanakit. Isuko ang lahat ng iyong nararamdaman at sabihin sa Kanya ang tungkol sa kung ano ang tunay na nasa kalooban mo. Tratuhin mo siya bilang matalik na kaibigan at sabihin sa Kanya ang lahat na nangyayari sa kalooban mo. Hayaan mong mahalin Kanya at hayaan mong yakapin Kanya sa pinakamahirap na sitwasyon ng iyong buhay. Pangatlo, magpapasensya sa iyong sarili. Matagal ang proseso ng pagpapagaling, ngunit kailangan mo magtiyagang hintayin ang kahabaan ng paglalakbay. Kapag sobrang hirap ka nang gawin ito at kapag sobrang pagod ka na, maging una ka na aliwin ang iyong sarili. Tapikin ang iyong mga balikat at ipaalala sa iyong sarili na dumaan ka lang sa proseso. Huwag kang magmadali. Hayaan mo ang Diyos ang siyang pagmulan ng iyong lakas na loob at siya ang magtuturo sa iyo kung paano mahalin ang iyong sarili.